Pobrete, tutok-tukong tayo. Tapos tayo di programa, magkag tayo. Ipitaporma, itinurupong at tunay. Na may solusyon at nililisong aksyon. Nagsublite yung tutok-tukong tayo. Madamdaman tayo yung picture. Madamdaman to si pictures. Apo, madamdaman to. Okay, at sublite yung may tutok-tukong tayo. We will give you the chance to take photos with the mayor later. Okay na, nakita po. Okay na, ano sa nyo? Sublite tayo. Magsimulan din po tayo sa ating natin ang programa ng ating mahal na Lupango at the same time yung mga sanatorya po natin. Okay. Ayan, ayan. At sublit tayo sa damdaman niya. We will give you the chance to take photos with the mayor. Okay na po. Oh, nawala na yung mga upuan nyo. Sige, tugotay pa ako. Tugotay pa ako. Ayan. Dagiti, I want you to go to dapat ti kabanda. Okay, man? Ayan. Tugaw tayo ang kakasal, amanod kayo ng itong programa. Iti Team Bilis Kilos na laging may tunay na solusyon at mabilis umaksyon. Gaya ng sabi namin kanina, malayo man kahit sulok ng Pilipinas, papasukay ng grupo ng at pambansang Lupango para mapakinggan ang hinahin ng bawat isa sa atin. So, mag-uumpisa na po ang ating programa at bago po tayo magsimula, pinatawagan po namin si Miss Linda upang pangunahan tayo sa maikling dasal na para basbasan ang pagtitipon na ito. Miss Linda, please come. Okay, before Monday prayer, nagiging mga tao na dataigit, pwede bang advocacy tayo ba sir? Okay, may we ask the DVD tao to decide if they could pay the sin? Okay, i-acknowledge tayo man tayo before the prayer. Sige, team, may nabisita tayo. We also have here ni Dr. Willie Ong. He's here at the training, sir. And we have Mr. Carl Balita. Dumating na rin siya noon for the period ng civil service. Civil service examination. Kapit-bahay nyo lang to, kapit-bahay lang natin, anak ng Lupangus Baya. Takpupay lang with Brother John, that's very honest. Good morning, okay. And so we have to ourselves, Lupangus Baya, Sir Robert Jobes. Nakita nyo naman, gaano kalayo ang inaak, makita lamang kayo. Dahil lagi namin sinasabi, bago bang magmula ang programang ito, laging ang serviso, tao ang inuuk na. Kaya bago ko pa ihatid ang mga ilatag ng ating mga ang programa ay meron ng presentation, cultural dance to welcome our guest. So the cultural dance performers manager. Hello. 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 Hello.
Okay na. Okay. Pangasin tayo na tawayaan tayo sa the center. Tatlo. At perform lang na dito yung kwa tayo, dancers tayo. For the welcome performance. Pag-iwayaan tayo ako na ikuting na. To our visitors po, ito po yung, this is what you call the Kalinga dance po. Thank you.
dapat umpisahan mo yan. Tayo na. Para kain na rin kayo.
naman, balik ko sa... Alam niyo naman po doon, di ba? Wait, sa sabi ko. Okay. Ang tanatayin niya na Of course, pasalamatan natin ang ating buong may kapal sa araw na binigyan na let us all thank and praise God for this wonderful day that He has bestowed upon us. Itong bagong buhay na binigay ng ating buong may kapal ngayong araw na ito. And at the same time, of course, bago natin na umpisaan ang itong programa na ito, gusto nating matiin ang ating panauhin ngayong umaga, ngayong araw na ito, ang butihing alkalde ng lungsod ng Manila, ang pinakagwapo. So, sunod ako sa kanya, siyempre. Ang pinakagwapo alkalde ng siyudad ng Maynila, si Mayor Yorme Isco Moreno, ang ating kandidato para sa presidente ng ating bansang Pilipinas. Kaya, of course, ang tumatakbong vice presidente ng ating kapansa, si Dr. Willie Ong. Hinihintan natin siya sa si Dr. Ong. And ang ating mga kasama sa linya na pinapamanaan, of course, ni Samira Goto. Okay. Assalamualaikum. Ating kababayan, ating mga kababayan dito. At isa rin sa linya ni Mayor Isco ay si Joe Persiso. Nandito rin po siya. Si Atty. Joe Persiso, nakikita din natin yan. May programa po sila, paglaban mo. Okay, paglaban ko. And si Nakunta na ako dito. Babanggitin ko na sa sunod na pangalan, hindi lang mo nakadalo, nakaraan ang nagbigay ng libreng servisyo para sa pag-review ng civil service at saka mga ibang korso. Libreng review po ang ginawa niya, si Dr. Carl Balita. At saka siyempre, huwag natin kalimutan ang ating sekretaryo ng Departmental ng Agrarian Reform. Nagpunta raw ako sa opisina niya, hindi ko lang may natatang nakalang buwan, kahit nakalang tatlong buwan siguro. Wala pong iba ang ating karating probinsya, galing po sa Nueva Vizcaya, si Attorney John Castriciones po, sa Pintayo Pumambal. At saka siguro, kung may pinakadalo yung ibang kasama nila, salamat po, mga kasama, di ba yung isko na nabalo ngayong maraming ito at sa lahat ng mga opisyales ng ating probinsya. Nandito po ngayon sa ating harap, ang dati nating bisig muna doon, si Vice Governor James Cantuba. Ang ating mga opisyales na mga iba't-ibang barangay, pinapangunahan siyempre ng ating unang barangay ng barangay nito, walang iba kung hindi si Mayor Kapitan Cosme Bundawa. And of course, nakita rin natin yan kanina ang isang membro ng sangguniang panlalawigan ng Pumisa ng Kalinga, si board member Harvey Rubiang. Andiyan po siya ngayon, pamilyo. At saka sa lahat po ng mga opisyalis din ng siyudad, nakita po kanina dyan ang mga kasama natin sa konseho, mga konseho natin, bihigot din po. At sa lahat ng mga dumalo ngayong araw na ito, isang magandang umaga po sa ating lahat. Palagdagan pa natin ang ating panauhin. Una-una, gusto po kami magpasalamat na yung Yorme Isco sa itong pagdalo dito sa aming siyudad. Actually, mga kababayan, hindi lang ito ang unang pagpunta niya.
Noong kasama ko siya sa Liga ng Isi ngayon ng Puro Pilipinas, sa mong naging presidente namin, ay napunta na po dito sa Tabuk City. Noong 2013 or 2013, noong pumunta ko sa dito, galing ko siya ng Apayo, at dito ko natutok sa sudan natin ng Tabuk noong nakaraan 2013. Siya po naging presidente namin sa Liga ng mga BCLD ng buong Pilipinas. At sa pinagmamalakin din namin, na habang nakaupo si Yon Maestro sa Maynila bilang Vice Alcalde, ay dalawa sa ating kababayan ang kanyang natulungan na permanente. Unang-una ay ang kapatid ng ating City Prosecutor na naging Market Administrator si Marjorie, yung ang yumaon si Marjorie Yagra. At isa dito po ay yung veterinarian natin, ang anak ng dating punong barangay ng barangay nito, si Dr. Jesus, isang veterinarian. Natutungan din po yan ng ating alcalde, si Mayor Isko, doon sa Manila. Ito pa yung nakapunod kung dalawang kababayan natin ng Tagatabuk. Kaya malaki ang utang na po ang Tagatabuk kay Yorme Isko Moreno. Dalawa po sa ating kababayan ang kanyang mga kababayan. Nagpapasalamat din po kami dahil bagaman konti naman po ang populasyon ng probinsya ng Kalinga, pero ang populasyon ng Tabuk City ay kalahati na ng aming buong probinsya. Bagaman 180,000 lamang ang butante sa buong probinsya at ang aming sudan ay 70,000 mahigit. Ang butante rito nasa 70,000 plus na ngayon Isko. Pero gaya na naman na pakinggan natin kanina, maliit man o marami man ang tao, pinupuntahan niya para maikutan ang ating buong bansa. Kaya rin nagpapasalamat. At sa tanong na gawin ko kayo ito, ayun po ang unang umasyal sa aming lugar, sa aming sudan. At huwag na natin patagalin. Ang ating parokya ngayong araw ay gaya na nabanggit ko kanina, naging Vice Alcalde ng ating lungsod ng Maynila, naging kasalukuyang alkalde sa ngayon ng lungsod ng Maynila, at ngayon ay tumatakbo bilang presidente ng ating bansa Pilipinas. Binabatid ko na, binabatid ko na, Papieros ko, Dr. Ong, of course, the other cap senatorial candidates, and all the staffs of the mayor's and hopefully team. Thank you so much for coming to Tabuk City and welcome everyone. Thank you so much. Maraming maraming salamat po, Mayor Barry. Nakikigaman po ninyo ang mga kabutihan po na ginawa ng ating pambansang Bokamo. Maaari ko na po ilatag sa inyo at inaharap ang mga kanila po. Uunahin ko na po, gaya ang sinabi ko sa inyo kanina, kapitbahay lang natin. Walang iba, kundi ang dating former Department of Agriculture Report Secretary, Batikang Abogado, Honorary Professor, wala nang iba kundi si Attorney John Castrillones. May pagkabigat na tayo aming kakabsat ng Cagayan. May pagkabigat ako! Parang sa kalutan? Nagsaga mo taragsak! Ako kung pinagalawin sa Cagayan ako! Ito ang pandemya ng mga nangyari ko. Gusto ka sa ko eh. Ang hindi si Kevin na? Ang hindi na makita na? Nagtubras! Of course! Anyway, first of all, I'm very appreciative of the very warm hospitality that was extended to us, of course, by the good mayor of Tabuk City, and our former Governor Aduba, Mayor Darwin, for welcoming the team of Isko Moreno, the next President of the Republic of the Philippines. Siguro po, nagtataka kayo, no? Ako po ay Ilocano. Anong ginagawa ko dito at sumasama ako sa isang taga-Manila? Alam nyo, taga-Bsat ay Cagayan. Si Mayor Isko Moreno ay isang tao may puso para sa mga mahihirap nating kababayan. Ha?
niya kung paano maging isang mahirap. Sa katunayan, inaano niya, ibisang na hindi niya nagsasabi na siya ay dating basurero. Ha? Basurero! Tagapadyak, tagasipo, itipalay. Ha? Pero sa kanyang pagsusumikap, ngayon, isa na siyang kandidato para sa pagiging presidente ng Pilipinas. Sino ba ang tao makakaintindi ng aming kahirapan kung hindi ang isang kandidato galing sa Manila? Kayo rin ako, nung ibutos yung ibayaran, ha? Di na kayo matapang mo, ha? Yung daytoy, uray ng taga Manila, umay, idoy, Tabuk City, para makita kayong amin dahil ay ayat na kayo ang amin ako. Okay, so, first of all, let me try to introduce myself. I was the former secretary of the Department of Agrarian Reform. Ako po yung dating kalihin ng Department of Agrarian Reform. Ang tungkulin po namin, namigay ng lupa para sa ating mga magsasaka. Ha? At sa ating po panunungkulan bilang kalihin ng Department of Agrarian Reform, ako po ay umibot ng umibot sa buong Pilipinas, kasama na po ang Kalinga at saka Apayaw. At ako po ay nakapamigay ng halos kalahating milyong hektarya ng lupa sa buong Pilipinas. Gusto niyo po ba ng lupa? Yes! Eh, hindi na ako! Yes! Ibutos na? Yes! Mahagal na ibutos, awag na kayo! Amuyo ako ng Pasig, Comprehensive Agrarian Reform Program. Technically, way back 2014, tumigil na ang pagbibigay ng Notice of Coverage. Kaya kailangan natin ngayon ng isang panibagong batas para may pagpatuloy at pamigay ng lupa para sa ating magsasaka. Ha? Sino ang manalo nito ako? Pagkakasin na tayo ngayon. Manalo, manalo. O, ikatyo? Halo sa pangit tayo, manalo, manalo. O, alam nyo, kung walang magsasaka, walang pagkain sa pagkain ng deployment. Kaya para sa akin, ang mga magsasaka ay isa sa mga tunay na bayani ng ating bansa. Ako ang palagpakan yung word natin pagbagay ako. Ha? Farmers are one of our heroes. Without farmers, there will be no food on the table. Nababalang managtiginda na naging manalo kayo. Nung pagbuyo ako, farmers are very important. As a matter of fact, ha? Now, during the time of the pandemic, we were able to experience how important agriculture is. Tutulad ako, kanya, yung tinigat na nabaybayaan iti agrikultura. Mano iti agrikultura na 2,500 kung may sakasako, nagina. Nagingina pa eh, na ito'y bagas na nagpudus locally ng Ijay, galing Ijay sa bali na countries na yun. Amoy ako, several decades ago, nagiging neighboring countries na yun kung umayday ng Pilipinas, taklo, ang pasuro ng kasaruti ang mula iti palay. Iti Philippine Rice Research Institute iti Los Valles na una. Tata, si tayon, iti gumagatang iti bagas at nagina. It's an irony. It means that we were able to neglect the sector of agriculture. And you know, I was talking to Mayor Isto in the event that he will be elected as the President of the Republic of the Philippines. He will support agriculture and support the farming sector. Isto ka ang ilipipapag ako ni Mayor Isto Moreno at isto natin mag-asa tayo. Kanya? Okay. Let me just introduce myself. I started serving our government when I was the director of the Department of Transportation and Communication. Thereafter, I was the Undersecretary of the Department of Interior and Local Government. And of course, the latest position that I had was being the Secretary of the Department of Agrarian Reform. Abogado ako, at natinubahan ako ng abogado. Para ko ito kailangan pinaka, ha? Awan pa sa ako na. At ako, pinagpipintas sa magpagas at ito na nakita. Pakita ko ba, bigay ko yung magpipintas sa magpagas? O, pamabay ka na. Nagagawin ka na pinagpipintas ito eh. Baka kaya hindi ka gabay ako. Anyway, maraming salamat po sa inyo. Ako po ay taga Bayongbong, where
Kabupaten Sukulkanda, number 13 sa Balota. At ito na ulit na pilo kasisyones. Baka magulong kayo pa, yung produksyon. Isa pa attorney, Brother John Mandali. Kaya mo, number 13. Nandiyan din ang number mo? 13. Ang kailangan natin, lupa para sa mahirap, sapat na pagkain para sa lahat. Maraming salamat. May mga mabigat na tayo pa. Number 13 sa Balota. At yung sunod na po, ang kampiyon ng kamabaihan, kilala na po ninyo magtatanggol sa inyong harapan. Walang iba, kundi Miss Amina Guto! Mayor Darby Estanguero, sir, thank you. Former Vice Governor ng Taliga, Governor, inshallah, Gabriel and James at Duba, Board Member Harley Dubia, and Kapitana Mang Cosme, thank you talaga Mang Kapitana, support groups, Muslim Association, mga katutubo, kapatid, Assalamualaikum. Naibang kamalim. Sinabi sa akin ni Bob, may 47 tayong tribo dito sa Kalinga. Pagpupugay sa kultura ng Cordillera, ako ay Maranao ng Marawi City, Marian Rivera ng Mindanao. May sulat ako kay Presidente Duterte, Liham. Sir President, kami ngayon ay nasa kapital, Cordillera, Tabuk, na tumitibok ang puso. Takot na takot kami sa nangyayari ngayon sa Russia, Ukraine. Kami po ay kapitolyo ng heritage, kultura dito sa Kalinga, dito sa Tabuk. At ang mamamatay pag merong gera ay ang kultura, Sir President Duterte. Kung mamarapatin mo, isang anak mo sa Mindanao will try to gently remind you, I will not ask you to take a position sa Russia, Ukraine. But tingnan mo ang mga mata namin dito, mga katutubo. Ang namamatay ay ang espiritu, the soul of the peace-loving peoples of the world after World War II, President Duterte. Alam kong tinulungan ka ng Russia. Tinulungan ka ng Russia sa Marawi City. Subuhin ang mga terorista. Pero Diyos por Dios, huwag mong ipapatay ng mga anak ng Ukraine at mga eskwelahan nila. Gaya namin silang nasaktan sa Mindanao. Hanggang ngayon, hindi kami makadaan dito sa gabi, dito po, di ba, sa Kalinga, sa takot ng pananakot. Kaya, Sir President, make a stand. Make a stand for the children of Ukraine. Make a stand for non-violence the way that we were a champion in the United Nations. Yan lang po ang mensahe ko ngayon. Dahil ang nasasaktan ay hindi na pag nagkikera. Pag tumataas ang presyo, tayo ay nangungutang. Diba, mga nanay? Magkano ang pera na nasa bulsa ninyo? Pautang. 5-6, Jopen Season. Senador. Palakpakan niyo naman si Jopen Season. Ipaglalaban niya kayo. Ipaglalaban ang lupa diyan, Castresiones. Kailangan natin sa lupa dito sa Cordillera. Ipaglalaban natin ang wifi. Ipaglalaban ng libro. Ipaglalaban silang mga cellphone yun para ma-record yun naman ako. Maria Rivera, sayang ang beauty. So, tapos yung sulat ko kay Presidente. Kayo naman. Kalinga, Tabuk, tumitibok. Piglalaban ang karunungan. Balitang maganda. Karang balita. Eh, Kalinga, akala nyo si Dr. Willie Ong ay hindi nakikita ng mga katutubo. Pero kaya nga kami nandito. Ako katutubo, ako Maranao. Kasama nyo nagbibenta dyan sa init ng araw. Mga kamag-anak ko yan lahat. Yung nakatakbo-takbo-takbo pa mukha mga ulo. Si Dr. Willie Ong
nakakahintindi panggagamot na tradisyonal. Pero nakinig kayo sa abiso niya, Sir Governor Mayor. Bigyan niyo naman kami ng boto para sa kay Dong Quilio, para hindi tayo mamatay sa sakit. Dong Quilio ang Vice President. Kasi sa mga gutok na tumindig sa mga punerarya para ipaglaban na mailiting tayo ng tama ang batas ng payapaan para sa 4 milyon ng Bangsamoro ay humihingi sa Diyos ng otonomiya ng Cordillera. Yan ay titindigan ko para sa Kalinga, para sa Cordillera. Si Samira Gutok ang instrumento ninyo para tayo ng pagsabisyon. Samira Gutok ay tutok 32 sa Balota, 32 ang Westland ko. Salamat po. Maraming salamat, number 2 sa Balota, number 32 sa Balota, Miss Samira Gutok. Ngayon naman, ma-share ko lang sa inyo na hindi na kailangan ng makabang introduction. Dahil din nag-iikot kami na dalawang araw na lagi nilang tinatanong, darating ba si kapag may katwiran, kapag may katwiran? Hindi nila makituloy. Inabi ko si Jopex Season. Eto na po siya sa inyong harapan, Jopex Season! Magandang hapon, umaga sa inyo lahat. Ako po si Jopex Season. Napapanood ninyo sa programa Kapag Nasa Katwiran. Ilang dekada na kami nagbibigay ng kalamandigan, nagbibigay rin kami ng libre payaligan, ilang dekada na rin. Magpapakilala ko ng noon eh. Ako'y naging mamabatas siyang na taon. Naging kagawad ng barangay, naging konsehal ng lungsod ng Quezon ng 6 na taon. Bilang konsehal, tawag sa akin sa Quezon City, Ama ng Toda. Dahil ang gauna-una ang Quezon City Tricycle Franchising Ordinance, ako po ang mayakda. Isa rin po ako sa mayakda ng pamantasang politekniko ng lungsod ng Quezon na hanggang ngayon ginagamit pa rin ng lungsod. 9 na taon, gumagawa ng batas. 11 years, naging parte ng sektor ng babae sa pamahalaang nasyonal. 4 years bilang Assistant General Manager ng National Housing Authority. 7 years bilang Pangulo ng National Home Mortgage Finance Corporation. So 11 years of my life I have spent trying to solve the problem of housing in our country. At mapalad tayo dahil sa Pilipinas, sa Maynila, sa loob ng 3 taon nakapagtaguyod ng 7 proyektong pabahay. 7 housing projects, condominium 1, condominium 2, Binong Dominium, Base Community, San Lazaro Residences, San Sebastian Residences, Pedro Hill Residences. Sa Maynila, ang pinakamahihirap na mamamayan ng lungsod na bigyan ng pabahay, mahigit 10,000 pabahay ang nabigay sa pinakamahihirap na mamamayan. Ito ay hindi salita. Ito ay nagawa na. Nagawa ng isang leader na tunay na may malasakit ang susunod na Pangulo natin, Isko Moreno Cumbroso. 30 years of my life I dedicated to listening to the problems of the people in our program Kapag Nasa Katwiran, Ipaglaban Mo. Sana po, tanggilingin po ninyo ang aming pong Aksyon Demokratiko Party, pinamumunuan ng ating Pangulo Isko Moreno Dumagoso, palakpakan po natin, Vice President Dong Quilio, Senator Samira Gutok, Senator John Castriciones, Senator Carl Balita, at para po sa pabahay, para sa pagpapalawig ng kalamandigan, para sa pagpapalakas ng barangay, huwag po niyong kalimutan, Kapag Nasa Katwiran, Jopex Season, number 56 sa Balota, kapag kayo'y umuutang, 56. 56 sa Balota, Jopex Season, ipaglaban po natin para senador. Magandang araw po sa inyo lahat. Maraming salamat kapag may katwiran ipaglaban mo, Mr. Jopex, Attorney Jopex Season. Gaya ng, ang susunod ko pong ipapakilala, gaya nga ng sabi ni Mayor Darwin kanina, wala pa sa servisyo naninibigan pag nasa larangan ng edukasyon. Diyan nyo makikita ang hukong ito na may tunay na solusyon at mabilis umaksyon. Ang ipapakilala kong susunod, laging may magandang balita, Dr. Carl Balita. Carl Balita,
tanghalian. Hello? Kumusta po kayo? Ako po'y magpapakilala. Ako po si Dr. Karen Balita. At ibubuko ko po sa inyong harapan ngayon ang isa sa mga taong nagtulak na ako'y tumakbo. Yan po'y walang iba kung hindi ang inyong kababayan na dating Pangulo ng Philippine Hospital Association, si Dr. Jimmy Almora. Bilang Pangulo po ng Philippine Hospital Association, noong panahon na namilili kami ng kandidato, tumawag siya sa ating mayor at sabi niya sa akin, Carl, tumakbo ka, tutulungan ka namin, kaya po masaya ako na nagdesisyon ako. Pero syempre, kinailangan ko ng tawag ng susunod na Pangulo, ng nais mong Pangulo, para ma-confirm yung invitasyon yan. At yung tawag na yun, na nagpa-oo sa akin talaga, ay walang iba, kung hindi sa galing sa nais mong Pangulo, ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ano po pangalan niya? Bisco Moreno. Ulit po, anong pangalan po niya? Ako po mag-a-apply, mabilisan lang po ito. May sila niya aming panahon. Pero ako po mag-a-apply, pwede po mag-apply na sila ito. Maging dalawa naman po yung pipiliin ninyo. Pwede po po mag-apply yung kauna-unahang nurse midwife na tumatakbo. Ang nurse midwife, kakampi ng mga DHW, kakampi ng mga doktor, kapartner ng sambayan ng Pilipino. Tama po ba? Iahatid niyo po ba sa Senado ang kauna-unahang nurse midwife na tumatakbo? Pwede pa po bang ipagpatuloy ang ating aplikasyon? Ako po ang nag-iisang lisensyadong guro at doktor ng edukasyon na tumatakbo sa Senado. Pagbibigyan niyo po ba ako? Kailangan ba natin ng tulong sa edukasyon? At ako po dito ko sasabihin for the first time. Alam niyo si Mayor, mahal na mahal niya ang STEM. Ang ibig ko sabihin ng STEM ay Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Yan po ang ibig sabihin ng STEM. Ako po, at dito ko sasabihin for the first time at nandiyan ang National Television, bilang nag-iisang duro sa kampanyang ito, sa lahat ng mga tumatakbong senador, ako po'y nangangarap na sinita ng letter A ang STEM para siya maging STEAM. At yung A na yan ay ang agrikultura. Dahil ang agrikultura po ay may siyensya, may teknolohiya, may engineering at may mathematics. Kapag sinama po natin ang agrikultura sa STEM, masusolusyonan natin ang kapulangan ng teknolohiya at adhang sa agrikultura. Kung yan po ay gusto nyo, itatayo ko po yan. Parapakan nyo po yun. Alright, at dito ko lang po binanggit dyan, yan po ang gusto kong mangyari sapagkat ang ating mga magsasakay na nangailangan ng teknolohiya at ang teknolohiya yan makukuha nila sa kanilang murang edad bilang mga senior high school. Pwede po ba yun? Mga kababayan, may problema po ba tayo sa pera? Taas at kami may problema sa pera? Sino man ang pera? Sino maraming utang? Ako mas marami. Sino gusto magnegosyo? Pero nalang puhunan. Gusto magnegosyo? Pero nalugi na. Ayan, alam niyo naman ang buhay natin. Ako po, yung 20 taon na naging host ng Radyo Negosyo sa ABS-CBN at naging kakampi ng maliliit na negosyante. At yung mga ating munting review center na nagsisikap mag-review sa magtulong sa inyo ang naging tulay ng 1,000,000 profesional para po sila makapaglingkod sa Pilipinas at sa buong mundo. Akin po yung Carl Balita Review Center na nagbibigay ng mga scholarships dito sa inyo. Sana po, suportahan nyo yung kalusugan, yung karunungan at yung kabuhayan. Yan po ang titindigan ko, mga kababayan. At para sa maraming problema, ito na po ang masasabi ko sa inyong lahat. Sana po pumasok sa puso nyo ito. Dahil maraming problema, pero kaya natin. Tama? Ang salitang kalinga ay galing sa salitang fighter, warrior. At alam kong kaya nyo ito at alam kong gagawin nyo ito. At ang kailangan nyo ay ito. Ang kailangan nyo ay tibay na loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay magtatagal at muli mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging pinhati kasawian. Ang pangarap nyo ay makakanta. Basta mag-isko ka lang. Mga
kabayan-kabayan ng inyong pang-aplikante sa Senado, ang guro, ang nurse, ang midwife, ang doktor ng humanities, at doktor ng edukasyon. Ipaglalaban mo po kayo sa Senado kagaya ng Jopet Season. Itatayo mo po kayo kagaya ng Samira Buto. At pagbubutiin ko ito kagaya ng isang ni Brother John. At syempre, ang mahal natin lahat na doktor, anong pangalan ng doktor na pinanunood nyo pag may kailangan kayo? Sino nanunood kay Doc Willie Ong? Sino nagmamahal kay Doc Willie? Sabi naman, sugihan nyo yung kanyang servisyo ng boto. Pwede po ba? At syempre, ang Pangulo, na kaya niyang gawin, ang ginawa niya sa Maynila, kaya niyang gawin sa buong bansa. At hintayin mo ito, Kalinga, ang ginawa niya sa Maynila, gagawin niya sa buong bansa, at kaya niya dalhin sa Kalinga. Walang iba kung hindi ang susunod na Pangulo, anong pangalan niya? Isko Moreno, number 3, at si Doc Willie, number 6, at ako po'y number 6 din. Karang balita po, ang gustong maging mabuting balita sa Senado, number 6. Maraming salamat po, God first. It's a yes for me, nakita niyo naman, hindi lang doktor ng edukasyon at napakagaling pang kumanda. Ngayon naman, ang susunod kong ipakilala sa inyo na may mga Facebook account naman kayo, lahat kayong may libre konsultasyon, tama? 27 years nang nag-aadob ng libre servisyo medical sa inyo. Nasa inyong harapan na, ang doktor ng bayan, Dr. Willie Ong! Mayor Darwin, thank you so much sa paghanda nito. Vice Board James Eduba, Board Member Harley Dugyang. Salamat po. 27 years na po akong doktor eh. Pag may ikot ako kanina, marami nagpapapicture, marami na nunod sa amin. Tinatanong ko, ano bang makasakit ang dinitignan nyo? Sabi nila, pampaganda. Diba? Pampapaya. High blood at diabetes at marami pang sakit. Pero may nalakong saging ngayon eh. Bumili si Doc Lisa. Alam niyo itong simpleng saging na to, napakaganda ng saging. Palagay natin, may high blood kayo, may sakit sa puso. Kailangan kumain ng saging araw-araw. Kasi meron siyang potassium eh. Potassium pampatibok ng puso. Diba? Kailangan titibok ang puso. Pag sobrang init ng araw, pawis na pawis kayo, magkakapulikat, cramps, di ba? Saging lang ang katapat mo. Pag wala kayong pera, pambili ng vitamina, dalawang saging araw-araw. Katumbas na sa isang vitamins. Mura pa, di ba? Marami to dito. Sa mga batang ayaw pumasok sa school, nai-stress, o iniwan ka ng boyfriend mo, nalulungkot ka, may tulong ang saging, pampasaya. Meron siyang tryptophan, nagiging serotonin, nagpapasaya sa atin. Kaya yung bata, pag pinakain ko na saging, 30 minutes lang eh, papasok niya sa school, gaganahan na siya. Maraming benefit ako, lagi ako kumakain ng saging, dahil masakit ang tiyan ko lagi. May ulcer, di ba? May hyperacidity. Kumain ng kalahat ng saging, inuman ng tubig konti, mawawala yung asid doon sa tiyan. Yun ang ginagawa ko lagi, para hindi kayo ma-ulcer. Hindi pa nakakataba to. Hindi nakakataba. Okay? 80 calories pwede sa may diabetes. Hindi siya na... Sa Japan, merong banana diet eh. May isang Pilipino, kumain na siya ng saging araw-araw, sa umaga, yun lang, saging at tubig, pumayat siya ng 35 pounds. O, pumayat siya, sabi na, wala na iba, mabusog-busog ni Matawin. So, nakikita nyo pala, saging pala, maraming na tayo natutulong sa ating bayan. Kaya kung tutulungan nyo naman kami, total may pakinabog naman kami, bilang Vice President, syempre, ayokong saging lang ipapayo sa inyo, di ba? Gusto ko, libreng gamot sa high blood. Pupuloy natin yung health center. Diba? Libreng gamot sa diabetes. Kailangan may doktor, may nurse sa health center natin. Magtatayo tayo ng mga ospital na magaganda. Talagang tututukan ko yung pinakamagandang gamot, pinakamagandang bakuna sa mga bata, yan po tututukan ko. At magagawa ko lang to, kung magiging presidente si Mayor Isko Moreno. At
Kasi yan ang pangako ni Mayor Isko Moreno, pag nanalo siya, Doc Willie, bahala ka na sa mga sa ating kababayan. Kung anong sakit, gamutan, libreng operasyon, yan ang kailangan natin eh. Diba? Oras na magkasakit yung anak natin, magulang natin, napakahirap. Wala tayong pambayad, namamatay na lang. Kaya po tayo tumatakbo. Hindi po ako politiko, talaga tutulong lang po kami. Si Mayor Isko, ang dami nang ginawa sa Maynila. Hospital, gamot sa COVID, bakuna, paaralan, eskwelahan, at yung mga pabahay. Napakalaki na po. Ang dami niyang ayuda, binibigay. Sa senior citizen, may 500 pesos. Sa estudyante, may 1,000 pesos kada buwan. Libreng computer, tablet. Tapos libreng internet pa, 20 gigs. So, talagang gusto niya ito gawin para sa buong Pilipinas. Kaya kung kayo nanonood sa akin, sana po, pagbigyan nyo kami ni Mayor Isko Moreno, talagang magsisilbi kami, talagang pupunta kami. Okay? At least nakikita nyo kami at may pakinabang naman kami sa inyo. So, yun na po at aming apat na senador na napakabait, napakagaling, Dr. Carl Balita, meron ang pinuntahan, ang ganda ng boses. Brother John, Attorney John Castriciones, Paluma, Job and Season, ipaglaban mo, at syempre, ang pangalang mahal kong Samira Guto. Yan. At dahil sa pati Samira. So, thank you so much, mahal ko po. Upo kayo, ingat mo. Kahit na sa akin na, 2 bananas a day will keep the doctor away. Maraming maraming salamat po niyo ang susunod na Vice Presidente ng Pilipinas. Alam ko naman na ito ang pinakaantay ninyong lahat. Ama? Ano sinabi ko kanina? Pilipinas! Pilipinas! Hindi ko nahabaan yung introduction sapagkat 23 years of his life dinedicate niya sa serbisyo sa Maynila. Hayaan naman natin ibahagi niya ang serbisyo niyan sa buong Pilipinas. Binabahagi at inalin ko sa inyo ang susunod na noong pangalan ng Pilipinas, Francisco Isko Moreno Sotomayor. Thank you. Hi! Hello! Hindi kayo nagsaring ano. Kasi nandito ang mga Marites. Wala sa bahay. Mga kababayan, naimbag na agsapa, kada kayo amin. Pwede? Kasano? So, palapakan natin ang aking kaibigan si James. No, palapakan natin. At tulungan niya. Alam niyo si James, matagal ko na yan, kaibigan. Mabait na tao. Napakasimple. Basta po, ginagarantee ako, napakabait na tao. Ang kailangan nyo nowadays, yung tao na may malasakit sa kanyang kapwa. At syempre, ang ating minamahal na mayor, palapakan natin. No? Ang ating mga vice mayor, kusihan, barangay chairman. Nako, chairman, sana si chairman. Palapakan natin si chairman, mga kagawad, secretary, treasurer, at yung mga tanod na walang sweldo. Kawawa naman ako, kayo mga tanod, may awa ang Diyos pagdating ng araw, pag pinalad ako. Kailangan, hindi naman po pwedeng puro bantay lang ng bantay. Oo. Ang hirap ang buhay nila. Tapos ano? Hininga nga. Kumain na ba? Hindi pa kayo kumakain? Ha? Lilipas din yan? O hindi ko pa nahabahin. Kasi kami babalik pa at may nahabol na oras. Pero totoo po, sinabi ni Mayor sa kami James. Talaga po, sa kasi nangako kami sa tao. Sabi namin, kami ni Doc Willie, iikot kami hanggang bundok ng Tralala. Sabihin, kahit saan, hanggang kayang abutin, aabutin namin kayo at dediretso kami sa tao. Kaya masaya ako nakabalik dito sa inyong lugar. Maraming maraming salamat sa mainit inyong pagtanggap. Ngayon, mga kababayan,
Ako po ay isa sa mga masuswerte na nakakain ng black rice. Opo, yung black rice galing sa inyo, dala lagi ni James. Natutuwa ako sapagkat, mga kababayan, masustansya, magandang bigas yun. Ang nakakalungkot lang, napupunta sa abroad. Napupunta sa abroad.